Nadia ay kaklase ni Carla mula sa unang baitang. Kahit walang ginagawang masama si Carla, ay inis na inis ito sa kanya. Matapos ang klase, nilapitan ni Nadia si Carla. Hoy, Carla Mbasa, nagmamagaling ka na naman sa harap ni Ma'am kanina? Paggalit na sabi ni Nadia. Bakit? Kasalanan ko ba kung hindi kayo gumawa ng takdang aralin at ako lang ang gumawa? At sumasagot ka na ngayon, ha? Sa susunod na nagmamagaling ka pa sa harap ng teacher natin, hindi lang yan ang maaabuti mo sa akin. Pagbabanta ni Nadia. Maluha-luha si Carla habang hinihimas ng kanyang kamay ang pisking sinampal ni Nadia. Tumayo ito at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Matagal nang ginagawa ni Nadia ang pananakit nito sa kanya, ngunit hinahayaan na lamang niya ito dahil pangarap talaga niya ang makatapos ng pag-aaral at maging guro paglaki niya. Tumungo siya sa silid-aklatan at ginawa ang kanyang mga takdang aralin. Wala kasing pambili ng libro ang kanyang mga magulang, kaya nanghihiram lamang siya sa silid-aklatan. Wala ring kuryente sa kanilang bahay, kung kaya sa paaralan pa lamang ay nag-aaral na siya ng kanyang mga leksyon. Pagkatapos, iniiwan na niya ang kanyang mga gamit sa kanyang locker sa paaralan upang hindi na niya ito kailangang dalhin para sa kinabukasan. Ah, dito pala niya iniiwan ang kanyang mga gamit. Tingnan ko lang kung mapagmagaling ka pa bukas. Natatawang bulong ni Nadia sa sarili. Kinabukasan, masayang gumising si Carla. Natutuwa siya dahil nagawa na niya ang kanyang mga gawain sa bahay at sa paaralan. Pagdating niya sa paaralan, laking gulat niya nang walang laman ang kanyang locker. Wala ang kanyang mga kwaderno, papel at ang iba pa niyang gamit. Patakbo siyang pumunta sa kanyang silid-aralan at doon niya nakita ang kanyang mga gamit na basang-basa. Nangingilid ang luha siyang lumapit sa kanyang upuan. Pagkatapos ay dumating si Nadia na may dalang timba at bigla na lang ibinuhos ang lamang tubig kay Carla. Iyan ang bagay sa'yo. Palagi ka kasing nagmamagaling. Natatawang sabi ni Nadia. Habang nagtatawanan din ng ibang niyang mga kaklase at sila ay sumisigaw ng Carlang basa! Carlang basa! Patakbong umalis si Carla, pumunta siya sa tabi ng ilog at doon siya ay nagiiyak. Nakaramdam siya ng awa sa sarili. Naawa sa kanya ang diwata ng ilog. Ninais ng diwata na siya ay ipaghiganti. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil sa lakas ng ulan, hindi nagtagal, umapaw ang tubig sa ilog. Tumakbo si Carla pabalik sa paaralan upang bigyang babala ang mga tao sa paaralan. Ngunit huli na ang lahat. Mataas na rin ang baha sa kanilang paaralan. Marami ang nagiiyakan at humihingi ng saklolo. Hindi na naig ang galit nito sa kanyang mga kaklase, bagkus ay naawa si Carla sa kanila. Tinulungan niya ang mga ito dahil alam niyang hindi sila marunong lumangoy. Nakita ni Carla si Nadia na humihingi din ng saklolo at tinulungan din niya ito. Bakit mo ko tinulungan? Hindi ba't marami na akong iatraso sa'yo? Ang sama-sama ko sa'yo. Palagi kitang inasar at tinutukso. Tanong ni Nadia kay Carla. Alam mo, kahit sino basta kailangan ng tulong, dapat mong tulungan. Nakangiting sabi ni Carla. Sorry sa mga nagawa ko sa iyo, ha? Sorry talaga. Naiiyak na sabi ni Nadia. Wala na yun, tapos na yun. Sige, pinapatawad na kita. Magkaibigan na ba tayo? Oo naman, ikaw pa.
Nang mailigtas na ni Carla si Nadia, lumangoy siya ulit upang iligtas pa ang ibang mga bata. Ngunit biglang nakaramdam ng pagod si Carla. Parang may humihila sa kanyang mga paa. Ano mang pilit niyang lumangoy paitaas, ay lalo siyang lumulubog hanggang sa tuluyan na siyang nalunod. Namatay si Carla at inilibing ang kanyang bangkay malapit sa paaralan. Makalipas ang ilang buwan, may tumubong isang hindi pangkaraniwang halamang gumagapang sa puntod ni Carla. Nang makita ito ng kanyang mga klase, naalala nila si Carla dahil sa bunga nito na bilugan tulad ng hugis ng ulo nito. At nang biyakin nila ang bunga, nakita nila ang hugis luha na buto nito tulad ng mga patak ng luha ni Carla tuwing niloloko nila ito. Nalungkot ang magkakaklase ni hindi man lang sila nakahingi ng paumanhin kay Carla dahil sa panunokso nila dito at hindi din sila nakapagpasalamat sa kanya. Naging aral ito sa kanila at ipinangakong hindi na sila manunokso ng kanilang kapwa. At tinawag nilang Carlang Basa ang halaman at hindi nagtagal ay tinawag itong Kalabasa. At dyan na po natatapos ang dalawang bersyon ng Alamat ng Kalabasa. Mga aral sa Alamat ng Kalabasa. Isa sa mga katangiang gusto ko sa isang tao ay ang pagkahilig nito sa pagbabasa ng mga libro at aralin. Kahit ka po sa yaman, ipagpatuloy lang ang pagsusumikap para makamit ang pangarap. Sa unang bersyon ng Alamat ng Kalabasa, sakit ang naging hadlang sa buhay ni Koala. Pero sa angking kasipagan ni Koala at pagiging masiyahin habang nagbabasa, ang nagpapatunay na kahit salat sa buhay, kaalaman at impormasyon ang nagbibigay buhay sa mga musmos nating isipan. Pero sa mga batang nasusobrahan sa paglilibang at nakakalimutan ng kumain at magpahinga, magpahinga rin kayo. Sa panahon ngayon, mahal ang magkasakit. Pangalagaan ang mga sarili at umiwas sa mga sakit. Huwag maging maingitin at manakit ng kapwa dahil lang sa matalino o magdaling sa klase ang kamag-aral mo at sa tingin mo ay nakaaangat sa iyo. Ang pagiging mapagmataas ang hihila sa iyo pababa. Maging mapagkumbaba at mas mainam na kaibiganin siya at tularan siya sa kanyang mga magagandang asal. Sa ikalawang bersyon ng Alamat, kahit salat sa buhay si Carla ay patuloy siyang nagsumikap para makamit ang pangarap na maging guro. Kung sino pa ang nasasaktan at nahihirapan, ay sila pa ang makakatulong at uunawa sa inyo. Dahil alam nila ang ganoong karanasan at ayaw nilang makita ang ganoong karanasan sa inyo. Masasabi nating magandang aral sa buhay ang pagkaranas sa paghirap na katulad ng ginawa nila kay Carla. Kaya maging mapagkumbaba at maging matulungin kahit sino pa sila. At dyan na po natatapos ang ating kwentuhan. Sana ay may natutunan kayong aral mula sa Alamat ng Kalabasa. Makita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Magandang araw sa inyo at paalam!